Pitausan, mere Kristo sa inyo tanan. Dapat kang mugaling ang mamahal sa among subong panyaga. Pero dapat sa na paswan ninyo, may panyaga pag ikaw mga libre. 46 sa opisina ni Senator Lawrence Bongo, nangyari ko sa inyong subong sa INMC, Sir Lawrence Chua. Buling ini kali sa ato national government. Undo ini nga ginaprobahan sa ato niya Kongreso upo dira sa House of Representatives si Congressman Raul Gutubas. At sa Senado, nagtiwagin nga manhatag sa ato subong alokar ang pundo. Subong na adlaw, gusto ko lang pabalo sa inyo kung ano kadiboy na sa iyang banwa sa Tahoy. Kaya apat ang gig ka banwa sa Dilog at Ito Distrito ang ginpili ng matagan sa sige ng programa. Kaya isa dala sa apat ang banwa sa Tahoy. So, hindi ang ato niya, ano ang ato niya Christmas? Kasi Senado ang nakimuagin ng mga lugar sa pundo pagi sa ato niya institutional partner ang PSWD. Talagang pagkatik sila, no? Ang PSWD. Kasi sila ang nagdala subo sa ato sa mga malimayon yung sa ulog sa Pasko. Sa nabay ko na ang nagtiwagin dito sa Senado, ang aton nga Senador, kadamong nag-isip na buligan man dito sa aton. Kaga iga-iga hapag ina sa aton karon sa tiyang representante. Si Senator Christopher Lawrence Tesoro Bongo. Kagusto ko sa buong naan na ipakilala sa inyo, ayan ang representative. Sa opisina ni Senator Christopher Lawrence Bongo, si Sir Lawrence Chua. Ayan din si. Thank you, Attorney. Thank you, Namubi Salamat. Of course, before I start my speech, I would like to thank and acknowledge the presence of our beloved Municipal Mayor, Malakpakan natin, Mayor Vicente Rojas, mga kaibigan. At kasama ko rin po sa pag-ikot na yung araw yung pong representante ni Congressman Boy Cupas, na dito po si Attorney James Pasoro, Malakpakan natin. Yung kanila pong MSWD, dito po ay yung inyong MSWD sa bayan po ng Ahoy. Palakpakan natin si Ma'am Flor Duga-Duga along with Ma'am Lord Julian and Janel ang ating MSWD staff. Siyempre, palakpakan din natin ang DSWD, Harry John. Sila po ang magbibigay. Mahirap na baka nila tayo mabigyan. Okay, palakpakan natin sila lang. Inyong mga sarili, palakpakan nyo. Okay. Nandito po ako ngayon para po na ipaalam sa inyo na inutusan kami ng ating mahal na Pangulo at ang ating mahal na Senador na magbigay po ng tulong sa inyo. Ito po ay utos na nanggaling sa kanilang dalawa dahil po ayaw nilang nahihirapan ang mga tao. Ang nangyayari po dito mga kaibigan, ang pamahalaan po ang lumalapit sa tao, hindi po lagi ang tao ang lumalapit sa pamahalaan. Kaya palakpakan natin si Senator Bongo at Presidente Duterte. Yung ayudang matatanggap natin ngayon mga kaibigan, galing po ito sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Tulong sa mga taong nasa krisis. Kaya tanong ko sa inyo, sino po ang nasa krisis dito, itaas ang kamay? Tanan eh. Ang hindi magtaas, pwede nang umuwi. Hindi naman pa kailangan ng pera. Hindi, joke lang ha. Lahat po tayo mga kaibigan, apektalo po ng krisis. Lahat po tayo nagtitiis po dahil sa nagpapatuloy po na pandemya ito. Marami na po ang nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay, at marami na po ang buhay din po ang nawala. Bunga po ng pandemya ito. Kaya ito po ang response ng gobyerno, mabigyan kayo ng kakaunti lang na financial assistance sa panahon po ng kahipitan, ng panahon po ng krisis. Kaya pag-iusap lang po yung 3,000, huwag po sana ito ipang-rebound ng buhok. Okay? Pag-iusap lang po ang 3,000, huwag po itong ipang-load ng online shopping. Pag-iusap lang. At gusto ko rin po sana na iparating sa inyo na itong pera ito mga kaibigan. Gusto kong i-register ninyo sa inyong mga isip sa mga puso na itong pera ito hindi ito galing kay Senator Bongo at mas lalo hindi ito galing kay Presidente Duterte. Ang pera ito ay kanino? Amen. Sa taong bayan. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Binabalik ng mga kaibigan ng gobyerno ang pera para sa inyo. Panahon po ng inyong kaibigan. Anyways, hindi man galing kay Kuya Bongo mga kaibigan ng pera nito, pero siya po ang
initiate nito sa national. Bumulong siya kay Presidente Duterte. Sabi niya, Mayor, yung mga kababayan natin doon sa probinsya ng Iloilo, particular na doon sa Ahoy, kakailanganin po nila ang konting tulong kasi po ipit na sila. At ramdam na po nila ang gutom at pagod dahil sa pandemya. Ayun po ang ginawa ni Pedro. Hindi man sa kanya galing ang pera, pero siya po ang nag-initiate, kanyang effort po itong programa nito. Gayun naman, sa kanya nang galing ang effort doon sa nasyonal, hindi naman dapat natin mga kaibigan kalimutan din ang effort ng ating local chief executive. Kasi siya rin po ang nag-request nitong tulong. Kaya palakpakan natin yung ating mayor. Okay. Maraming salamat, Mayor, for taking care of our people. Yun lang po yun. At sabi ni Kuya Bongo, kahit saan part kayo ng Pilipinas, nasa bundok kayo, akyat kami, nasa isla kayo, katawid kami, nasa Eskinita kayo, papasukin namin yan para makarating po yung tulong dyan sa inyo. Kasi ako po, naging bisyo ko na rin po ang magservisyo tulad ni Kuya Bongo. Now, baka yung iba sabihin nyo, bakit ngayon lang ang tulong, sir? Hindi po. Nagtatanong siguro ang iba, kung kailan po ba talaga nagsimulang pumulong itong si Bongo. Matagal na pong panahon, hindi po siya nagiging senador. Panay na po, mga kaibigan, ang tulong na ginawa ni Kuya Bongo. Sunog, baha, kung ano-ano pa man, nandiyan po si Kuya Bongo. Kasama po ating mga national government agencies. At tanungin ng mga tao, mga kaibigan, bakit ba laging tumutulong si Bongo sa mga tao? May dalawa po akong sagot dyan. Tumutulong si Bongo kasi yun po ay kanyang trabaho bilang public servant. Responsibilidad po ng isang public servant na bigyan ng tulong ang mga tao na nangailangan. At pangalawang sagot ko, mga kaibigan, sa inyong katanungan, kung bakit ba laging tumutulong si Bongo? Ayun naman po ay kanyang personal na po ang ugali. Talagang ayaw niya na hihirapan ang mga tao. Yun po ay kanyang personal na attitude. Kaya ito po, si Kuya Bongo, bisyo niya ang mag-servisyo. Palapakan natin si Kuya Bongo, mga kaibigan. Okay? Meron siyang pinadalang mga face mask, no? Sa atin. At meron din tayong matatanggap mamaya-maya na Jollibee. Kaso nga lang, medyo na delay, no? Meron na tayong konting problema sa ano, nandun sa ating pinagbunan. Tapos, meron din po tayo, mga kaibigan, ipapagames mamaya na bisikleta, sapatos, at saka computer tablet. Lahat po yan, meron na chance na manalo po dito sa inyong bayan. Alright? Si Senator si Presidente Duterte, kung may pita niya po sa tarpaulin, siya po ay tinawag na Mr. Tapang. Talagang matapang ang ating pangulo, mga kaibigan, galit sa lahat ng kasing kriminal at saka mga kurap na opisyal. Pangalawa, si Senator Bongo ay tinawag na si Mr. Malasakit. Dito na po papasok ang tinatawag natin Malasakit Center. Sino po ang nakakaalam ng Malasakit Center dito? Sino na ang nakarinig na nakita ng Malasakit Center? Isa. Marami-rami. Yung Malasakit Center naman po, mga kaibigan, isa po itong batas na ginawa ni Senator Bongo nung naging senador siya noong 2019. But way back before, nandiyan na po ang Malasakit Center. Sap pa po siya noon, Special Assistant to the President. Tumutulong na siya at nandiyan na po ang Malasakit Center. Ang kaibahan lang po, kung hindi naging batas ang Malasakit Center, maaari po yung matanggal anytime. Pag ngayon, naging batas siya, forever na po yan. Iiwan po yan ng ating administrasyon. Iiwan po yan ni Kuya Bongo para po sa taong bayan. No, paano po tayo humingi ng tulong sa Malasakit Center? Nakalagay sa batas ng Malasakit Center, isang one-stop shop kung saan ang apat na ahensya ng gobyerno, DOH, PhilHealth, PCSO at SWD, ay nandiyan na po sa iisang bubong. Saan ang Malasakit Center sa Iloilo? Western Visayas Medical Center, may apat eh. Don Jose Montfort Hospital, Barutak, Nuevo, Iloilo. Doon tayo sa Sanitario Hospital, no? Sa Santa Barbara. At meron din po tayo sa West Visayas State University, Haro, Iloilo City. Yung apat po na yan, pag na-admit tayo, siguruhin natin na dyan tayo mag-admit. Kasi may Malasakit Center yan. Yung Malasakit Center naman, kaibigan, ang requirements niya, dapat naka-admit tayo sa ospital na may Malasakit Center. Usually po, yung misconception po ng tao na
Malasakit Center ay ospital. Hindi po. Ang Malasakit Center ay facility sa loob po ng ospital. Pagpalagay natin, huwag naman sana nangyari ako nagkasakit. At na-admit ako sa anumang ospital ng Malasakit Center. At yung bill ko mga kaibigan, umabot ng 70,000 pesos. Yung apat na ahensya ng gobyerno binabit ko kanina, magbibigay po sila ng hiwa-hiwalay po ng medical assistance. Hindi po ito cash ang ibibigay ko sa inyo, kundi po bawas po sa inyong current bill. So ipagpalagay natin yung apat na ahensya ng gobyerno, magbibigay sila ng 10,000 pesos ng kaibigan. So only in all, 40,000 pesos. So 70,000 minus 40,000, magkano ang remaining bill sa ospital? Magkano? 30,000. Yung 30,000, alam ko kay Bongo na malaking halaga ko rin yun kasi pandemic. Walang pera halos ng mga tao. Ngayon, yung 30,000, ang Malasakit Center table na po ang sasagot dyan. Target ng Malasakit Center na kalagay sa batas, minimal to zero balance at all. Sa madaling salita mga kaibigan, pwede na po nating makamit ang ating matagal na hinihiling na maging libre po ang pagpa-ospital. Kaya palakpakan natin ang Malasakit Center. 149 na buong Pilipinas, buong bansa ang Malasakit Center. Kaya pag kayo, huwag naman sana nangyari ng mga ospital. Make sure na magpa-admit kayo sa ospital na may Malasakit Center. Yan ang tinatawag na ang tulong o pinapalapit sa tao, hindi ang tao ang laging pinapalapit sa tulong. Alright? Ayaw ko na po magtagal mga kaibigan kasi alam ko na nagugutom na kayo at gusto nyo na makuha yung tama para sa inyo. At para matapos ng itong programa ito, hindi naman natin na kamamayaan na hindi makapagsalita ang ating mahal na senador. Wala siya dito, pero gusto niya sana na pumunta. Kaso lang marami siyang prior commitment. Kaya nagpadala po siya ng isang napaka-espesyal na video message. Mga kaibigan ko, tingnan niyo po yung screen doon sa left side. At i-introduce ko po, palakpakan natin, former Special Assistant to the President now, Senator Kuya Bongo, Mr. Malasakit! Para que el mundo pueda pasar a la comunidad.
Pero
sa ating bagong tao, sa ating bagong mundo. At gawin ito natin ngayon. Dahil hindi na ito tayo na kami sa mundo nito. At ito ang Pangulong Duterte ay patuloy na nagsiservisyo sa inyong lahat. At para sa amin po, ang servisyo po sa tao ay servisyo po yan sa Diyos. Marami na tayo po kababayan. Mahal na mahal po namin kayo ang Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Okay, para po.